Mga tol, 7.6% daw ang unemployment rate ngayon sa Pilipinas. At ang bisita natin ngayong gabi ay kasapi po doon, mga kapatid. Pero bagong lahat, kailangan po natin sabihin na ang pinaka malupit na opinion column sa Pilipinas ay hindi makikita doon sa gitna ng main page, kundi mga kapatid, sa isang cartoon strip na may asong nagsasalita at mga taong mataba. Kasama po natin ngayon ang very controversial Paul Medina Jr. Sir? Hey! Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Welcome to the ranks of the unemployed. Ngayon na parang siya nakausap, pero ngayon ako naging nilabot. Oo, really? 25 years mong ginagawa ang Pugad Baboy. Ngayon medyo napahinga ka. Medyo, ano ba yung pakiramdam in terms of, kasi for 25 years, no? May routine kang sinusunod, tapos ngayon biglang, pang! Parang asawa mo na naghiwalay kayo. Oo, ang feeling ko parang akong nakwit sa, sa kasong mother. Parang relieved din ako dahil nakapag-bakasyon ako. Walang bakasyon din Tuloy-tuloy na 25. Araw-araw. Teka muna, Sir Paul, isang cartoon strip, ano? Ilang oras mo pinaglalaanan yan sa isang araw? Yung pag-iisip, mga 3 hours din eh. 3 hours, okay. Tapos yung pinaka-implement, yung pinaka-pagdadrawing mismo, 1 hour lang. 1 hour. 1 hour lang. Siyempre, so, parang nag-iisip ka pa kung ano yung punchline eh. Ano ba nauna? Punchline o topic? Minsan ganun ang ano eh, yung process. Mag-uumpisa ka pabaliktad eh. Para kang Chinese yung punchline muna, tapos mag-work ka na lang kung paano ang pinaka-effective na delivery niya. Ayan, ang binigyan ni Paul Medina ng mga tips. Para sa malaki ni Lord Di Vera. Nandiyan si Lord eh. Ah, hindi. May iba akong sikreto. Nung sinumulan mo ba yung Pugad Baboy, in-expect mo siya maging hit siya? Hindi eh. Kasi ang kailangan ko lang, nagugutom lang talaga ako noon. So kailangan ko mag-moonlight dahil walang kliyente sa architecture. Architect pala, licensed architect of CBM Jr. Nag-OFW pa siya, nag-Dubai ba? Ano? Iraq. Tama ba, Iraq, kainita ng gera. Ano? Kuwait War? Oo, hindi naman yung Desert Storm, yun na lang yung magkapit-bahay. Pero kamusta yun? Kamusta yung experience yun? Okay naman, tahimik nga eh. Kasi kami nga, kailangan pa namin magpunta sa border ng para lang makarinig kami ng putukan. Ah, ganun? Kasi yung place namin, yung mismong birthplace ni, ano, ni Saddam, nasa gitna ng Iraq eh, sa Baiji. So walang kaguluhan. So parang pupunta pa talaga kayo doon para makarinig ng putukan. Para makarinig ng excited. Dumadayo pa kami. Anong ginawa mo ron? Ano, project architect ako ng ano, Alkil Lab. Kaya lang, yung mga buildings doon parang kahon na sapatos lang. Walang challenge naman na ano. Kagawa ka ng mga substations, gano'n. Yung kahon nga na binutasan mo lang ng gano'n. Gano'n lang itsura. Tapos walang kulay kasi dapat camouflage siya sa mga plano eh. Kaya pare-pareho yung kulay. Para di mabomba. Oo, kulay lupa. Speaking of architecture, sir, nag-aanuhan ngayon yung mga condo, di ba? Anong masasabi niyo doon? Yung structure? Ano yung pinakapangit na condo? Bakit karamihan sa mga pintor, karamihan sa mga cartoonist, architects, mga architects, anong meron sa inyo? Bakit sinusuway ninyo yung mga original quality? Pinag-aralan ninyo? Yung isang artist din na kilala ko, Sir Chabet, architect yun, no? Si Jerry Alanguilan, architect din. Kasi ano eh, mayroon kumuha ng kliyente. Kaya nagsiship yun. Magtatayo ka ng sarili mo practice. Wala kang makikitang walk-in eh. Kailangan mo silang ligawan talaga. Sasali ka sa mga golf tournaments. Kung nasan yung mga mayayaman. So nag-golf din kayo, ma'am? Hindi. Mahal. Mahal na bisyo yan. Itong Pugad Baboy, ano to? Ito ba yung mga characters na matagal lang nagsiswirl sa isipan mo noon? Paano ba to? Oo, matagal na kasi matagal ko nang gustong maglabas ng comics. Dahil nung nag-umpisa ako sa newsletter ng ano ng parish namin, gumagawa na ako ng comics doon. Kaya lang nasisanti ako eh, kasi ang style ko satirical talaga eh. Pinarody ko yung parish priest namin. So nakadalawang strip lang ako, sinipa na ako. Meron ka palang mahabang tradisyon ng nasisante ka. So hindi ka na pala bago dyan sa sipaan na yan. Oo, sanay na ako eh. Eh, nung time din eh, si Marcos pa yung, ano, yung presidente. So sabi ko hindi mag-work yung, ano eh, yung political satire sa dyaryo. Kung saan hawak niya lahat ng media at sa communications.
Pero may lumusot doon, yung kay Nonoy Marcelo, di ba? Oo. Lumusot yung kay, ano yun? Ikabod. Ikabod, ikabod. Ikabod. Ang nakakatawa nun, si Nonoy Marcelo, kaibigan na lang ng mga nila Aimee. Ah, yun. Pero yung mga nilalabas siya, medyo faintly subversive. So, una, kala mo nakakatawa, pero pag ginanam mo, parang sundot to ah. Oo. Okay, 20, pero ikaw, 25 years mong ginawa yan, ano? Marami siguro nagtatanong, sino sa mga characters ng Pugad Baboy best represents who you are? Skizo kasi ako eh. Okay. Si Paul, si Dagult, saka si Utoy. Feeling ko minsan si Bro siya eh. Ay, oo. Kasi yung pang-aasar. Alaskador eh. Oo. Yeah. Lahat naman ng characters na na-create ko, meron akong parte ng psyche ko yung nandun sa mga characters. Pati yung Bading eh. Siyempre, may ex-chromosome tayo. Ayan. Pati yung bago kong character na lesbian, ganun na. Siyempre, ito, ako bago mong character na lesbian, no? Mukhang napaka-millennial itong character na ito. No? Kamu, vegetarian, very open about her sexuality as lesbian. Tag-MMA pa kamu. Napaka, Kulintis pa. At mukhang napaka, best represents this generation. Sa tingin mo ba, parang all throughout, dalawang dekada at kalahati, you feel the need to create certain characters to reflect certain social realities? Oo, kasi lahat kasi represented na eh. Lahat ng sector eh. Meron akong proletariat, meron akong working class, meron akong sundalo at saka... Ngayon, ang talagang wala ako na lang yung... yun nga, yung wala akong tomboy, meron akong Bading eh. At saka wala akong 80s. So, pinagsama mo dun sa isang character? Oo, sinama ko na. Kasi ang hirap mag-introduce ng iba-iba din na characters. Matindi. Ang galing din na, no? Tomboy, tapos... Before this entire controversy, pag naglalakad ka sa mall, may nakaka-identify ba si... Uy, si Pugad Baboy! Wala. Hindi ako kilala eh. Talagang anonymous talaga ako. Yung kumakain nga ako ng fishball sa school ng anak ko. Wala nakakilala sa akin. Pero minsan may naririnig mo yung kwentuhan ng Pugad Baboy. Nabasa mo yung gano'n, nabasa mo yung ganyan. Oo, minsan nasa likod ako nung stante ng National Bookstore. Tapos may nagbabasa. Tinitingnan ko lang yung reaction niya eh. May mga tawa na tawa, ha? Tapos ibabalik niya ulit. Pili mo naman! Meron naman iba na talaga seryoso gano'n. Tapos pagdating sa checkout, sinasabi. Hindi mo rin maaari, hindi mo mag-gauge. Hey! 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 Pugad Baboy did not start out na may political tone naman, di ba? Kailan lang nagsimula na maging medyo parang naging political yung tono ng Pugad Baboy? Nung pa lang, nung mga fourth strip pa lang, naglabas na ako ng na politika eh. Tapos yung feedback noon, yung old school, yung minamakinilya pa, hindi pa email. Kasi sinusulatan ka. Oo, sinusulatan yung letters to the editor. May mo yun, no? Sinabi, okay yung yung strip mo naman, yung particular strip. Dagdagan. Tapos susubok na naman ako na iba, medyo parang social na commentary. May feedback ulit. Kaya naging chopsuy na lahat na tinatakot. Na-interview mo yung mga sulat na yun, sir? Hindi. Sayang, no? Sayang, sana nga. May mga times ba that it felt like trabaho siya at hindi ka nag-i-enjoy? Hindi. Yung misis ko ka tinatanong, hindi ka ba nagsasawa dyan? Sa akin hindi. Parang cathartic sa akin yung makapag-vent ako. Kasi passionate din ako sa mga nangyayari sa... Baka hindi trabaho mo, no? Nag-i-enjoy siya, no? Like, parang nagkaroon ako ng vehicle para malabas yung angst. Pero may time din na dinatamad ka? Hindi, enjoy na enjoy ako. Enjoy na enjoy. May time na nabablocke ako, yung wala talaga. 3 hours preparation, 1 hour yung execution. Ano yung nangyayari doon sa loob ng 3 oras na yun? Mukha akong nakatanga eh. Akala ito yung business ko na... Bago ba mo ilagay dito, sir? Meron mo ng iba. Meron mo na. Tapos ito na yung pangalawa mo na ito. Nakakilabot doon. Nakita ko yung... Parang holy grail yan, tol eh. Nakita natin yung original na pinag-drawing. Teka muna, original, dyan mo din na drawing, tapos... Tracing paper. Tracing paper. Arkitekto talaga. Arkitekto talaga kasi ito talaga yung... Tama naman, dyan talaga lumalabas. Parang... Maamoy ko na to bago pa Maamoy din ako to. Parang yung codex yun. Maganda, sir. Magandang... Tingin mo, social, corona. Corona. Noong panahon namin, pag bumibili ka ng corona, mayaman ka. Oh. Pag ito may lapis ko, Mongol. Mongol 2 ang lapis. Mahal ba ang Mongol 2? Oo. Huwag natin ganun, baka mabasa. Corona yan eh. Kasi noon kami, Golden Gate lang kaya namin. Mongol 2. Grabe. The past 25 years, ano yung... isang issue sa lipunan na parang feeling mo, parang di ko alam sasabihin ko dito. Yung parang na-stump ka talaga. Yun din eh, yung tungkol din sa lesbianism eh.
Doon din ako na-stump kasi hindi ko, wala akong paraan para mag-search eh. Meron akong in-law na lesbian pero wala ako nakuhang input sa kanya. Gusto ko maghanap ng isang grupo ng mga lesbians. Tapos upo ako sa kwentuhan lang nila. Walang pero, ganun, walang immersion wala na eh. Ganun, ano? Wala akong nakuhang... Sabihin mo si mukhang tomboy. Hindi ka ba? Masab mo hanggang ako yun. Baka tayo naman yung next sa may ayun. Pa nagtaka, tinagal-tagal mo sa dyaryong yun. Yung dyaryong yun, lumabas sa Marcos dictatorship. Nagkaroon ng libel suit mula sa iba-iba mga presidente. No? Ang dami mga attempts na ipasarado sila. Ang magpapa-apologize lang pala sa kanila ay isang maliit na cartoon strip na may kinalaman pa sa, well, hindi lang lesbian, ha? Bottom line of simbahan. Kasi yung kagaya ni Ramon Tulfo, organic yan eh, sa Inquirer. Ako contributor lang eh. Kaya pagka hinabla siya ng libel, regular siyang employee, binibigyan siya talaga siya ng, ano, ng legal team. Tapos umaten sila ng, ano, ng hearing. Eh ako, freelancer lang naman ako eh. Although kailangan loyal ako sa kanila kasi seloso nga sila. Ano siya? Pakiulat nga siya. Siloso daw sila. Siloso. Hindi pwede mamangka sa dalawang ilog. Kaya siguro na-feel nila na hindi ako parte talaga ng family. At least ngayon nalaman hindi na nila. Hindi ka miyembro ng union. Oo, kabit lang ako eh. Iyan ang mahirap. Nagugulat ka pa pag yung mga tao magsasabi na, alam mo, sa totoo lang, pag umuha ko ang Inquirer, yun agad ako pinupuntahan, Pugad Baboy. Yatapon ko yung main. Doon ako sa ano mismo. Isang comic strip agad yung una matitignan eh, tsaka horoscope. Hindi naman, kasi all star cast din naman yung mga columnista at saka yung mga... Sino si Amanda Doronila? Hindi yung mga opinion writers, di ba sila? Conrado de Quiroz. Eh sir, mga kabataan, hindi namin binabasa yun, sir. Oo. Horoscope lang yung gusto namin doon, sir. Minsan kasi, yung nakakatawa sa'yo, hindi nakakatawa sa ibang tao. Pero sa kaso mo, click eh. Paano mo nalalaman na ito kay click to? Paano mo nag-gage yung bagay na yan? Kung ano yung nakakatawa sa akin, ilalabas ko talaga. Hindi ako humihingi ng opinion ng isis ko. Nakakatawa ba to? Nakakatawa ba to? Ganun, hindi. Yung pinipliss ko talaga yung sarili ko. Tapos, bahala na kung magustuhan. So, ibig sabihin, ikaw mismo, inatawa na ron sa strip na nila. Na... So, ibig sabihin din nun, sir, nagandahan ka din talaga dun sa reporter ng Channel 5. Oh. Ayun, no? Michelle, ano? Michelle... Mediana. Mediana, pumunta sa Taiwan. Oh, no? Ngayon, dalawa na eh. Dalawa na yung nagugustuhan. Na-diffuse niya talaga yung ano eh. Ang galing. Intention. Intindi yan. Galing mo, sir. Tumingin ng ano. Pahukayin natin sa sarili ng ano. Sarili ng... stylistically ba, tingin mo, nag-evolve yung technique mo sa pag-ano ng strip? Oo. Hanggang ngayon kasi nag-aaral pa rin ako mag-cartoons eh. Then, ang training ko dati nung bata ko, yung kagaya kila Jerry, yung Superman, yung mga ganyan, yung straight illustration talaga. Kasi ang mga comics ko nun, mga ganun, mga DC. So, hindi ako marunong mag-cartoons. Kaya lang, ang gusto kong pasukan kasi yung mga daily. Macho, yung daily lalabas eh. So, sinabi, pag-cartoons daw, kailangan wala sa proportion yung pag-drawing mo sa tao. Nag-aaral pa ako. Tapos nag-evolve pa rin siya hanggang ngayon. So, kunyari, pag dinrawing mo si Jun Sabayton, madali lang yun. Dalawang bilog, tapos may bigote. Isang malaking bilog sa gitna, tapos may bigote. Hindi, meron pang bilog dito sa baba. Pero, ang ganda na lang yung usapan niya. Kasi pag bumawi ka, masakit din yan. Dumating ba sa point na parang pag gumagawa ka ng strip ngayon, is in consideration na isasama siya sa aklat? Minsan may mga dialogue doon na pinapalitan ko yung sinubmit ko doon sa Inquirer. At saka ilalabas doon sa... Kasi walang bawal doon sa ano ko eh. Pag ako na nag-publish eh. Kaya minsan mayroon akong ano, yung term, halimbawa, nilalagay ko badoodles. Para sa Inquirer. Parang pag doon sa ano? Tapos pag kinabit ko na. Michael Jackson. Makanta raw, parang iniipot yung badoodles. Pagano mo katagal pinag-isipan, sir, nung sa issue na sasagot ka? Kasi pwede ka nang hindi sumagot na nun, di ba? Pwede ka nang hindi magpa-interview sa media eh. Alam ko na yung Inquirer, kapatid ng ano yan eh, ng, sa online, kapatid yan ng Seven. Doon muna ako nagpa-interview. Para makarating kaagad sa
sa kanila, sa Inquirer, na irrevocable yung... Hindi ko kasi sinulat yung word na yun doon sa designation ko kasi mahina ako sa spelling. Ay, Risa. baka magkamali ako na isang R lang. Kaya hindi ko na sinama, sinimplihan ko na lang. Nung pumasok yung internet, ano yung epekto nun sa strip mo? Ay, tipid sa gasolina. Okay. Kasi, ano mo na lang eh, email mo na lang sa ano. Tapos darating pa sa kanila, digital file, kaya ang linis. Dati, ano eh, sineserox ko. Kung yung mga piece of print, talagang pangit yung ano, quality na yung repro nila. Ngayon talagang ano eh, talagang 400 DPI. Kaya... Pero may time pa rin hinahatid mo talaga sa kanila? Hindi na eh. Hindi na. Oo, talagang ini-email ko na lang. Kaya pati yung fee ko, dati nagpupunta ako doon para sa check. Ngayon, winawire na lang nila. Kaya ganun eh. Tayo-tayo lang naman tatlo dito. Malaki ba magbayad ang, malaki ba magbayad ang inquirer? Hindi. Marami ka pang offer ngayon, sir, magkatapos ng issue na ito, sir? Mas triple ba yung ino-offer sa'yo? Feeling ko kasi kahit sino yung mag-offer sa akin, ano, mas malaki lang. Mas malaki, yan. Hindi, kasi talagang yun talaga ang going rate ng ano, ng contributor sa... hindi naman pwedeng... At ganda na lang, nung nagsimula ka, magkano per strip? 35. 35 pesos? 1987? Ano, 80... Ano 1988. 88, no? Oo. Tapos mga 8 years yun. 8 years yun. Tapos. Ganon? Oo, pero kakampi ko si, ano, si Ma'am Leti nung nalaman niya na, oh, bakit ganyan si Paul eh? Yung mga bagong pumapasok na cartoons eh, ano na, 150 na. Gawin yung 150 si Paul. Grabe naman yan. Gawing santo tong mamang ko, tawagan ng Vatican. It's a case of talagang pure miscommunication lamang. Okay, linawin natin ang facts, no? Ito dapat sinabit mo nung March pa lang. Na ganyan. Kasi obviously, masyadong controversial yung content. Nagkataon lang, yung layout artist nung araw na yon ay mali yung nadampot. Okay, tapos na-publish siya. Okay, ano ba to? Tinawagan ka na... Mr. Medina, come to the principal's office. Paano ba yan? Hindi na lang. Basta... Hindi na lang nila ilalabas. Binabaril na lang nila. Binaril na lang. Doon. Tapos saka na kuryente ka rin, 'di ba? Akala mo tanggal ka na. Oh, akala ko eh. Kasi yung unang email sa akin sinabi na starting, nandoon yung word na starting. Starting Friday hindi na namin ilalabas yung ano. Sabi ko starting parang indefinite yun eh. Paano kung next year na mag-decide na ilabas? At ginamit mo yung word na conspiracy. Okay, kasi may mga series of anti-Marcos cartoons ka, kamo na hindi pinublish, tama? Yung una sa series, nilabas naman. Kaya lang yung pangalawa, sabi ko, kaya siguro hindi nilabas. Dahil may word ako nilagay doon na kamote. Yung sabi ko, kamote yung mga Marcos loyalists. Kaya siguro hindi nilabas. Kaya lang yung pinili nila ng random sa art bank, sa archives, nagkataon naman yung offensive na strip na. Offensive para sa mga taga-sales ko. Kaya... At saka sa online din sila nagparating ng kanilang ano, di ba? Pero, linawin natin, merong kulasas for ano, Ugad Baboy. May mga alumni ang sales ko na in support of sa free Facebook. Speech. Free speech. Ang weird naman kasi kung ang suspecha mo ay yung kanilang pagkapraning na ma-offend ang mga Marcoses. Pero di ba anti-Marcos paper ang ano, ang Inquirer? Oo, nung 83 kaya nga nabuo yan dahil gusto nilang i-oust yung dictator. So, wala, ako, ano lang talaga ako eh, paning lang talaga ako. Kaya kaya yun ang iniisip ko kasi nagkataon lang nga na lumabas yung series ko na ang dami ko kasi na-receive na post na pro-Marcos. Na talaga nag-cringe ako tuwing nagigigil ako eh. Gusto ko lang talagang bumawi. Kaya naglabas ako ng gano'n. Eventually lumabas din yung ano eh, yung akala kong binaril. Nilabas din naman nila. Teka muna, ang tatay mo pala ay general. Under Marcos. At may mga kapatid ka kamo ng mga Marcos loyalist pa rin hanggang ngayon, tama? Oo, pati nanay ko yata loyalist eh. Kaya gano'n na rin pala yung galit mo sa mas doon pala galing. Napaka-interesting ng mga family dinners yung siguro. Buhay pa ba si Paul Gas? Patay na eh. Di ba? Yung original, kulay itim eh. Tapos mukhang dagay, mahaba yung tenga na gano'n. Namatay na siya, tapos hindi na ako nagpangalan rin ng bago. No, ain't no pwede ba to sa TV? Di ba parang...
pinick up siya ng ano, ng 7 eh. Oo, natandaan ko noon eh, sila yung mga Bad Bananas yung umarte, sila... Hindi, si Bobot lang. Si Bobot yung natandaan ko yun eh. Mm-hmm. Dumating ba sa point na parang yung mga characters sa binuo mo, parang totoo na sila sa'yo? Parang dumadating ka ba sitwasyon sa buhay niya na parang, si bro siya oh, kung si bro siya to, dumadating sa point na parang totoo sila na parang kamag-anak mo, gano'n? Oo, parang si naging Tony Stark na siya, you know, si Robert Downey Jr. Yun na yung buhay niya eh, gano'n na siya ka, na, parang gano'n din eh. May kabit-bahay kang gano'n, tapos ito si bro siya to. Hindi, ako kasi mga kamag-anak ko naman yan eh. Mm-hmm. Na totoong tao. Mm-hmm. Ay, itong mga yung to. Sundalo. Kaya tuwing makikita ko sila, talaga yun ang sila yung inspirasyon nung yun. Alam nila. Alam nila. Alam nila. Natutuwa naman sila kasi parang na-immortalized na sila. Kung hindi mo ginagawa yung Pugad Baboy ngayon, tinuloy mo ba yung architecture mo? Oo, pero hindi ako ganito kataba. Wala akong kliyente talaga. Nagkaroon ako na isang client na... Baka ikaw na lang gumagawa ng SM ngayon. Sana nga, pero ang hinahanap kasi ng mga kliyente yung ano, meron kang opisinang malaki. Tapos ano, puti buhok mo. Kasi tapos pag nakakausap sa ko, ka. Kausap ako, sabi, sige, pahig na ako, ganito sa fee mo, ganyan. Sabihin mo, kung ano po ang baboy. Pag nagkita na kami, ikaw ba? Sabi ka na, ilato ka na ba? Mm-hmm. Saka dati hindi pa uso yung mga bata eh. Ayun nila eh. Ayun nila ng bata dati. So ano typical araw mo? Ngayon kasi ano eh, pasukan eh. Mm-hmm. So 5 ako gumigising dahil magluluto pa ako ng baon. Ikaw nagluluto? Ako yung chef sa bahay. Sir, yung maghahatid tsaka susundo. Oo, maghahatid. Susundo ka pa ngayon, sir. Mamaya pa naman. Kahit nung ginagawa mo yung cartoon, ito pa rin part ng routine mo? Oo. Ang galing. Mm-hmm. Kaya ngayon deadline ko, imbis na dapat 9:30 eh. Mm-hmm. Bibigay ko na si inquiry para may time pa silang, 2 days in advance pala. Okay. May time sila na i-peruse talaga. Mm-hmm. Ano yung, alala mo, yung pinakaunang-una mong sahod para sa Pugad Baboy? Ano'y binili mo? Sa halagang 35 pesos. First trip. Ako ng mechanical pencil yung binili ko. Tama yun. Pero malaki na yung 35 mo, parang 500 na yun dati. Hindi. Hindi rin? Hindi rin. 35 talaga. Tol, baon ko 50 eh. Noong 1988? 88. Talaga? Yaman nyo pala, no? Hindi, may baon ng maling nun. Talaga? Yung nagpapawis-pawis yung lunchbox. Kasi mainit ako yung kanin na sinarado. Ako yung mga maling sa tita ko lang yan na mayaman, nakikita ko yan. Gamali. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Kayo, sir, ano ba ang paborito ng chichain? Ano ako eh, tokwa. Tokwa? Anong luto? Ito lang, basta ako gagawa ng ano, nung sausawan. Nung sauce. Ano masarap na sauce ang tokwa? Papalento nga po. Ano yan eh, yung... Kailangan ba lagi may asukal? Oo, dapat. Talaga? Kasi dapat maraming suka. Tapos yung suka hindi mo titimplayin lang. Mm-hmm. Kailangan iluluto mo. So hindi mo gagalawin yung suka kasi mahihilaw yan eh. Mm-hmm. Ilalagay mo na yung suka at saka yung sugar. Tapos pagkakumulo siya, ilalagay mo na toyo. Mm-hmm. Sesame oil. Sesame oil. Tapos sibuyas na puti. Dapat halos hilaw yung mga sibuyas eh. Nangangasim ako habang ako rin. Walang baboy, tokwa lang ah. Tokwa lang. Kung may baboy, mas masarap. Siyempre. Pero yung tokwa, parang yun ang hindi dapat wala. Kung sakali pong mamaya, malalaman nyo, mawawala na kayo sa mundong ito. Baka banda pa ako, baka gatkadila ko. Gangguin. Ano yung pipiliin mong huling hapunan mo? Sabihin ko sana, ribeye sa Peter Luger, kaya ang layo. Sa kabilang mundo. Sa New York yun. New York eh. Doon kumain sila Gloria, di ba? Ayun ba yung may nagbayad na ano, mahal? Yes, isa pa yun. Laki doon. Kumain din sila. Yung sabi ni Lito dapat yung mga steak dog, ganyan pala. Last question na lang. Panibagong bahagi ng buhay mo. Paano may kakarikature si Nancy Binay? Parang nabuhos lang by ink, ganun. Ay! Lumabas naman si Nancy? Oo, nilabas ka na eh. Nilabas mo na. Hindi ko siya maalas ka kasi magkakulay kami. Easy boy, easy boy. On that note, palakpakan natin. PM Junior, aka Paul Gabino. Sir, maraming salamat. Thank you.